Okay guys, hiwain natin ang ating kamatis ng pa-cubes. Next pa natin ay mangga. Next pa natin ay red cabbage. Next pa natin ay avocado. Sibuyas. Yan po ang ating dayap. Dayap sa Tagalog, di ba? Lime. Iba po kasi ang lasa ng lime kesa lemon. Next po natin ay cilantro. Okay guys, imamarinate na po natin ang ating shrimp. Yan po, kailangan natin ng shrimp na wala na pong head. Tapos natanggal na rin po ang kanyang skin dapat. Lagyan po natin ng salt, pepper, and then kailangan po natin ng paprika. Tantya-tantya lang guys. And then, meron po tayong chili powder. Kung gusto nyo mas maanghang, mas okay. And then, grate po natin ng 2 pirasong garlic. Mas okay pa rin guys kung fresh garlic gagamitin natin. Kasi yung iba, powder ang ginagamit. Then, haluan po natin ng olive oil. Mas kumakapit daw ang marination pag ilalagyan ng olive oil. Lagyan po natin ng 2 spoon na lemon. Fresh lemon po yan. Kanina po, in-squeeze po natin. Lulutuin na po natin ang ating hipon. Yan po yung minarinate natin kanina. Hindi na kailangan lagyan ng oil. Kasi kanina yung marination natin meron ng olive oil. Lang to po, saglit lang to dito yun, no? Kasi magaling magaling to ang hipon. Wala siyang balat eh. Welcome back po sa ating Gian's Kitchen. May nag-request po sa atin na itry po natin ang tacos. Pero kadalasan po ang tacos po natin, di ba yung crunchy? Tapos ang laman niya po yung meat, ground beef or ground pork sa atin. Ngayon po, ang gagawin naman natin, tacos po siya pero ang gagamitin natin ay shrimp. Ang tawag po sa kanya ay Mexican soft tacos po. Ano po yung ating mga ingredients? Eto po. Unang-una ang hipon. Yan po, papakita natin kung paano po siya ginawa yung marination niya. Meron po tayong cilantro. Then, onions. Ito po yung importante. Hindi pwede gamitin ng kalamansi. Dapat lime. Yan po, dayap. Avocado. Yan, diced avocado. And then, red cabbage. Ito po yung kaibahan niya sa mga ibang tacos po. Di ba, wala naman ito. Mango. Yan po, mangga. Then, we have tomato po. Diced tomato din. Ito po, syempre, dahil nga soft tacos tayo, ang gagamitin natin ay tortilla. Tortilla wrap po. Usually, ang ginagamit namin yung spinach na flavor, pero wala po ngayon. Meron din po siya, syempre, itong cream. Thick cream po ang gagamitin natin. Mamaya, gagawa tayo ng sour cream. Kaya, meron tayong lemon. Yan, pag pinagsama mo yan, sour cream at tawag. And then, meron tayo dito mga salt, pepper, meron tayo chili flakes. And po, gagawin natin yung ating mango salsa. Haluin lang po natin, pag-aluin po natin yung ating mangga, tomato, and then, ating lemon. Yan po, lagyan natin ng salt and pepper. Konting chili flakes para may konting kagat. Yan po yung ating mango salsa. Mas refreshing po ito kaysa yung usually na ginagamit natin na red salsa. And then next po natin gagawin ay sour cream. Tatanggalin muna po natin ang buto. Sakto lang po ito. Itong ganito karami. Then lagyan po natin ng salt, konting pepper. Yan
po yung lemon na napiga na po natin. And then, i-mix lang po natin. Hanggang sa lumapot siya ng gamapot. Pwede rin po natin gamitin yung blender. Ayan guys, so nagiging ano na siya, cream, sour cream. Masyadong malakas yung ating whisk. Okay guys, ready na ang ating mga ingredients. Kakainin na natin ang ating Mexican soft tacos. Ready na po ang ating tortilla bread na painit na rin po natin. Ang muna po natin lalagay, ito po ating salsa, mango salsa. Tapos, itong ating avocado, then sibuyas, ang ating pong cabbage, yan, purple cabbage, then konting cilantro, then hipon, sour cream, then sriracha. Pinakahuli po ay lime. Tapos iro-roll lang po natin. Ako gusto ko maraming sriracha. Guys, ready na ang ating pagkain. Yung yamo parang may spice. Okay mga kayammers, naubos ko na po ito isa. Tikman niyo rin po ang shrimp soft tacos. Mexican tacos po. Okay? Bye-bye po guys. Salamat. God bless po. Kumakain na rin sila ng ating Mexican tacos. Ayan po, ang aking mga bisita sa aking kitchen. Mga kayamers. Never too early or late to start to rise up and shine.